Hello, hello mga ka-shopaw. So ngayon, samahan niyo ako magluto ng nilagang baboy ala bigalanang shopaw. Tara, samahan niyo ako. At para simulan ang ating pagluluto, kailangan natin ng 2 perasong sibuyas. Siyempre, mas marami, mas malasa. Kaso dapat 'wag naman sobra kasi baka imbis na nilagang baboy ang lulutuin natin, maging nilagang sibuyas na mga ka-shopaw. Ganito nga pala ako maghiwan ng sibuyas kapag panlagay sa nilaga. Kayo ba paano? Sunod ko na nga pala ang hinagasan itong kalahating kilo ng karne ng baboy. At dahil kabibili lang nito kanina, mas maganda itong lutuin kasi hindi ito frozen. Siyempre, pagkatapos ko nga hugasan ng karne, ay hiniwa ko lang ng paganito. Kasi mas madali siyang maluluto kapag mas maliliit ang sizes. At dahil mainit na nga ang kawa ng Ma'am Nancy ninyo, ay inilagay ko na ang mantika. At syempre, kinuha ko na rin ang sibuyas at iginasa ko na dito. Ewan ko ba mga ka-shopaw, basta ko gustong gusto ko kapag magluluto ako ng sinigang or nilaga, kailangan ko munang igisa ang karne kasi para mas malasa na rin. At nung medyo nagbe-brown na nga ang sibuyas, ay isa-isa ko nang inilagay itong mga karne. Iba kasi ang dagdag na sarap na nagagawa nito sa karne, mga ka-shopaw. At nung medyo brown na nga ang karne, ay nilagyan ko na rin ang paminta. Nagdagdag na nga rin pala ako dito ng ibang pampalasa. At syempre, hinalo-halo ko na lang rin para lahat naman malagyan. Nung sa tingin ko ay okay na ang pagka-brown ng karne, syempre, nilagyan ko na rin ang 2 basong tubig. Naglagay na rin pala ako ng asin. At habang hinihintay ko na lumambot ang karne, syempre, nilinisan ko na muna itong petchay. 25 pesos nga lang pala yung petchay. Ewan ko ba dun sa kapatid ko, hindi ko alam kung binalikan niya na yung tindahan na pinagbilhan niya kasi yung dala niyang pera kanina mga ka-shopo, 20 pesos lang. Syempre, sa mga nagtitinda, mahalaga ang bawat piso kaya dapat balikan. Wag lang yung ex. Ay, ba't naman na ganyan? Sunod ko na rin nga palang pinalatan itong nakuha namin ng kapatid ko na San Fernando doon sa likod ng bahay namin. Medyo kailangan ko mag-sorry dito kasi hindi ko alam kung tanim ba namin yun or tanim ng iba. Pagkatapos ko nga palang balatan ang San Fernando, hiniwa-hiwa ko na rin siya ng maliliit para mas madali siyang maluto at mas mabilis lumambot. Pero in fairness doon sa San Fernando niyo po, mukhang malambot na agad kahit hindi pa naluluto. At syempre, kailangan lang rin natin ulit hugasan para naman malinis bago natin ilagay doon sa lulutuin natin. And ito na nga pala yung mga gulay na ilalagay natin. Estimate ko, sa halagang 150 pesos, masarap at masustansya na ang ulam nyo. At dahil kalalagay ko lang ng San Fernando, tara, samahan nyo ako maghugas ng plato. At dahil nga 5 kaming babae na magkakapatid sa bahay, may schedule kami syempre ng paghugas ng plato. Pero syempre, hindi ako napasali kasi ako ang ate. Ayan, at luto na nga ang karne at ang San Fernando na inilagay natin. Sunod naman natin ilagay itong petchay. Pinaghiwa-hiwalay ko lang pala tapos nilubog ko na rin sa tubig para mabilis maluto. Tinakpan ko nga muna pala yan. Pumunta na rin nga pala ako sa likod ng bahay namin para kumuha sa tanim namin na kalamansi. Grabe ang ka-shopaw niyo kung makaani, akala mo naman talaga ay maraming bunga. May mga pamahiin rin kasi kapag mag-aani nito. Sabi nila wag daw kukuha kapag gabi kasi papangit ang bunga. Ayan, tingnan niyo yung mga nakuha ko, maliliit pa. At dahil proud to be Oregon tayo, kukuha na rin tayo ng sili. At ang kagandahan nga kapag may tanim ka nito ay hindi mo na kailangan bumili. Ayan, tingnan niyo mga nakuha ko. Bumalik na rin nga pala ako sa bahay at pinagulong-gulong ko na tong mga kalamansi. Mapapansin nyo naman, halos 2 lang yung malaki sa nakuha kong kalamansi. Bakit kaya? Hiniwa ko na rin nga pala yung mga kalamansi. Tapos pinili ko na lang rin yung iba. Hindi ko na isinama yung mga maliliit. Tapos ayan, piniga ko na rin. At pagkatapos nga ng kalamansi, ay sinunod ko naman itong mga sili. Ayan, tinanggalan ko lang ng mga tangkay. Syempre, hiniwa ko na lang rin itong mga sili. Tapos inilagay ko na lang rin dun sa mga piniga ko na kalamansi. Ito kasi yung pinaka-favorite namin na sausawan kahit anong ulam. Magsinigang man, nilaga, or inihaw. Lagyan ko na rin nga pala ng toyo. Grabe, super nakakatakam. At ayan, luto na. Saktong-sakto lang pagkakaluto dahil tanghali na rin. Tara, samahan niyo akong kumain ng nilagang baboy ala bigalanang shopaw. Grabe, itsura parang tingnan niyo naman. Super nakakatakam na talaga siya ng sobrang. At nung tinikman ko na nga, grabe, super ang sarap. Syempre, luto ko to eh. Tara, samahan niyo kaming kumain dito sa labas ng bahay. Salamat sa panonood mga ka-shopaw. Bye-bye!